Balikan natin yung naging pahayag ng Chinese Embassy dito sa Manila para pabulaanan ng alegasyong nanutok ang Chinese Coast Guard ng military grade o hindi kaya ay high energy laser sa ating Philippine Coast Guard. Ito po mga pinakitang device ng Chinese Embassy para igit na hindi malakas at walang kakayahang makasakit ang ginamit nilang laser devices. Ang una po ay isang speedometer at rangefinder daw at ang pangalawa parang laser pointer lamang na pangkarinyo ang ginagamit daw para sa mga PowerPoint presentations. Siyempre, ang tanong, ito nga kaya ang mga harmless daw na lasers na ginamit ng Chinese Coast Guard na pansamantalang nakabulag sa ating Philippine Coast Guard crew. Sinubukan po naming suriin ang mga ito sa internet. Una po, yan daw speedometer ang and rangefinder. Yan po ay ang model LS320 na ginawa ng Onyx Optics na nakabase po sa Wuhan, China. Ito po yung kanilang website. Ang tawag po sa kanya ay Portable Laser Speedometer. Hindi naman siya regulated product. Katunayan, mabibili po siya sa Alibaba sa halagang $3,000 or higit 150,000 pesos. Yan po. Siya kaya ang dahilan ng pansamantalang pagkabulag ng ating Coast Guard. Kung babasahin mo ang kanyang product manual, ito po yung nakalagay sa kanyang specs. Ang minimum distance o maximum distance niya ay 1,200 meters or 1.2 kilometers lamang o hindi gaano kalayuan. At higit po sa lahat, sa kanyang warning label, nakalagay na ito ay isang class 1 laser lamang. Nakalagay din na hindi ito nakaka-damage ng mata ng tao kahit direktang nakatingin sa laser na yan. Ano po ang class 1 laser? Ito po pinakamababang power ng laser ayon po sa International Electrotechnical Commission o yung IEC. Ang mga karanggo po nito ay ang mga laser ng inyong CD or DVD player kung alam po nyo kung ano yun. At pati na rin ang laser printer sa inyong mga opisina. At kung papanoorin mo po yung video demonstration na sa YouTube version sa China para sa paggamit itong laser speedometer, dalawa po ang kapansin-pansin. Una, pangmalapitan po ang paggamit nito. At pangalawa, wala itong inilalabas na visible laser o laser na nakikita ng ating mga mata. Kaya't malabo na ito po yung nakapinsala pansamantala sa ating Coast Guard. Ano naman po yung pangalawang device na pinakita ng Chinese Embassy? Ayon po sa Chinese Embassy, ito ay simpleng laser pointer lamang na nabibili lamang online at maaari pang gamitin sa mga presentations. Hindi po masyado malinaw ang litrato. Ang malino lamang ay ang halaga nito, nasa 55 yuan o halos $8 o nasa 400 piso. Sinubukan po namin maganap ng medyo katumbas na laki nito at ito po ang amin nakita sa isang popular na online selling platform na hindi po natin babanggitin pero nakalagay doon. Anyway, high power green laser pointer po na abot daw ang distansya ng 2 hanggang 5 kilometro. At kung paniniwalaan mo ang kanyang advertisement, aba, kaya pa raw niyang sindihan ang isang posporo. Yun lang madalas exaggerated yung mga ads na yan sa online platforms kagaya po nito. Ito naman kaya ang nakapinsala sa ating Coast Guard. Sa Coast Guard report kasi, sinimulan silang ilawan ng laser sa layong 4 nautical miles o higit 7 kilometro. Kahit sabihin na natin exagge ang advertisement ng laser na yan dun sa website na yon, mukhang labis-labis pa rin ang distansyang pinag-uusapan.